siguraduhin mo na ang pag-apak mo ng clubs. Ganyan. No. Ganyan ang po, yung ganyan ang itura, ganyan forma na. Huwag yung ganito. Dulo lang. Huwag din yung ganyan. Ha? Sample lang to, ha? Disclaimer, ano? Back-up break to. So, sample lang sa pag-apak ng clubs. Okay? Pinapakita ko lang kay ma'am kung paano yung tamang cover ng ano. Tapos yung paa natin dapat nakaangat, hindi siya nakagalito, nakalito. Angat ko siya. Pag inangat mo yung clutch mo, dapat kasama lahat. Diba nakalubog siya? Pag inangat mo siya, kasama lahat. Itong buong paa. Sige, lubog. Try mo. Pwede po, yan, ganyan lubog. Po. Yan, sige. Then, angat mo siya. Ganyan dapat. Kasama lahat ang paa. Okay? So, komportable ka doon sa distansya mo. Okay, so kailangan komportable tayo. Then, sukatin ulit natin yung gas at brake mo. Apa ka ng gas? Sige, apa ka ng gas? Kahit di bitawan ko brake. Yes, bitawan mo naman ang clutch mo. Apa ka ng gas? Okay, then apa ka ng brake? So, doon sa posisyon na yon, baguhin natin. Kasi ginagawa mo, inaangat mo yung paa mo. Gawin mo yung parang, ano na, nakatuon lang yung paa mo sa gitna ng gas at brake. Napaka ng gas. Then abutin mo yung brake. Yan, ganyan lang. Abutin mo siya ng komportable ka sa gitna ng dalawang siya. Huwag mo lang siyang pupuhatin yung paa mo. Sige, gas. At brake. Okay, gas. At brake. Ganun dapat yung position mo. Ha? Sanayin mo yung paa mo na ganun yung position ng paa mo. Ganun din yung pag-approach mo sa clutch at sa brake at sa gas. No? So, tandaan mo, yung clutch natin ay kaliwang paa gamit. Ha? Tapos yung kanang paa natin, gas at brake. Natin, no? Okay. So, komportable ka na yan. So, huwag masyadong tulo yung alam. Kasi ginagawa mo kanina, pag-apak mo, alibawa, ito yung brake, ginagawa mo nakaganon. Halos lagpas. Dito lang, dulo lang, oh. Okay? Para pag na yes, kaagad ganyan lang kanati lang. Para pag-apak mo ng gas, abot mo siya talaga. No. Pero wag naman yung ganito dulo-dulo, ha. Para pag-apak mo ng brake, sumabla yan eh. Ay di dire-diretso ka doon sa ano, sa babanggaan mo. No, kaya tayo naman membre no para pumagal yung sakay natin or mag-start. Eh kung nakaganito siya, nanganin. Hindi rin pwede yung sobrang nakaganito. Yung parang lahat na, no. Ayan lang, kalahati lang. Eh. Ayan, hanapan mo ng pwesto siya na maganda. Okay? Kahit po ang kasiginin po, super... Boom, hindi mo na kailangan na 100% yung paa mo talaga. Yung kalahati na, kalahati na. Okay na. Okay na. Okay, so sige. Baba mo ng handbrake. Pagbaba ng handbrake ganito, may procedure yan. Una, apakan mo na yung brake. Apakan mo na yung brake. Di ba na, restart mo na itong makina mo, na sakyan mo. Ngayon, apakan mo muna yung brake. Apakan mo yung brake. Okay. Hindi ka pa nakakapak sa brake. Clutch yung inaapakan mo. Ay, sorry. Ayun. No. Okay. Apak muna sa brake. Then, ibaba mo tong handbrake. Kahit po light lang. Alin or get yung sa brake. Yung brake kasi, parang ganito yun. Di ba itong handbrake, kaya tinaas natin to para mag-stable yung sakyan mo. So, eh, kasi minsan, yung kinalalagyan ng sakyan mo, nakataan, pataas, bababa. No? So, pag ibinaba mo to, magre-react yung sakyan mo. So, para hindi mo siya mag-react, apakan mo yung brake mo. Okay. So, pwedeng light, tapos pag nag-react na lang, idiin mo ng konti. Okay. Para lang, ano, para mag-stable lang yung sakyan bago ito. Diba? Eh, pag nag-aaral ka pa naman, talagang muscle memory mo, parang wala pa, di pa masyadong develop. Talagang, di mo alam na atras. Hindi mo alam na abanti pala. So, yun ang tanda mo yung mga pattern na yan. No? Bago mo ito po yung handbrake, make sure na nakaapa ka muna sa brake. Okay? Then, sunod, lubog mo ng clutch mo. Yes. Then, ilagay mo sa procedure. No, ganun, ha? Yan ang procedure na gagawin. Na laging uulit-ulitin mo para masanay ka sa tama. Okay, ma'am?